Isang puno na mas mahal pa sa ginto. At puno na pinakamahal sa buong mundo ay matatagpuan dito sa Pilipinas. Hello mga kawan! Welcome back ulit sa ating channel. Bago tayo magpatuloy kung bago pa lang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe. At tigit niyo rin po ang notification bell para po updated kayo sa tuwing may bagong videos tayo na i-upload. Ang punong ito ay ang tinatawag nilang puno ng Lapnisan o Agarwood. Ang pinakamahal na puno na ito sa buong mundo na mas mahal pa raw sa ginto ay matatagpuan dito sa Pilipinas. Kaya naman talamak ngayon ang pagputol at bentahan ng punong ito sa Visayas at Mindanao, bukod pa dyan ang mga umuusbong na bentahan online. Binansagan itong Woods of the Gods dahil ang first grade class nito ay maaring magkahalaga ng $100 ang isang kilo, at habang ang pure essential oil nito na tinatawag nilang liquid gold ay nagkakahalaga ng $80,000 per liter. Ano nga ba ang gamit ng agarwood at bakit napakamahal nito? Ang lapnisan o agarwood ay isang non-timber na uri ng kahoy na ginagamit ang katas o dagta nito sa mga industriya ng pabango at scent industry. Ang punong ito ay napakabihira at matatagpuan mo lamang sa kalaliman ng mga kagubatan ng Timog Silangang Asya kasama na ang Pilipinas. Ang puno ng lapnisan mismo ay hindi naman ganun kahalaga dati. Ito ay naging tanyag lamang pagkatapos na ang material ay naging infected ng isang uri ng amag or ng mold na nagpalitaw ng isang defensive reaction mula sa puno upang makagawa ng dark fragrant substance. Maari mong sabihin kung ang isang puno ay nahawaan sa pagtingin lamang sa kulay ng kahoy nito. Ang mas dark na kahoy ay maaring nangangahulugan na ang puno ay may infection at gumagawa ng isang mabangong scent. Ang oily na sangkap o dagda mula sa nahawa ang agarwood ay nagkakahalaga ng higit sa bigat nito sa ginto. Ang mga perfumers at tagagawa ng mga insenso ay handang magbayad ng milyon-milyong dolyar para sa isang litro ng likidong ginto. Noong taong 2013, ang agarwood trade ay mayroong pandaigdigang halaga na 8 billion. Ang lapnisan o agarwood ay tumatagal ng 20 taon upang tumanda bago mumaani ang kahoy nito. Sa Pilipinas, nabubuhay ito sa mga lugar na matataas at malalamig na klima. Mahirap itong linangin kaya't nananatili itong isang napakabihirang species. Ano nga ba ang amoy ng agarwood? Nakasalalay ito sa kalidad ng mga hilaw na materyales. Ang agarwood ay naglalabas ng iba't ibang mga samyo. Mayroon itong mga tala ng mga malilambot na bulaklak. Ngunit kung ano ang woody scent nito, ang siyang gumagawa sa kanya na naiiba ay ang mga accent ng musk, vanilla at mga maliliwanag na putas. Ito ay isang paboritong scent ng mga perfumer, tagagawa ng insenso at mga tagagawa ng kandila. Sa katunayan, inilarawan ang agarwood bilang isang mabangong produkto ng yaman at karangyaan sa isa sa pinakalumang nakasulat na teksto sa buong mundo, ang Sanskrit Vedas na nagsimula pa noong 1400 BC. Ang aroma na ginawa mula sa agarwood ay lubos na pinahahalagan ng maraming mga kultura at relihiyon sa buong kasaysayan. Sa Nirvana Sutra, ang mga aloes ay nabanggit bilang isang makalangit na kahoy na ginagamit sa pagsunog ng bangkay ni Buddha. Sa bagong tipan, ang katawan ni Jesus ay pinahiran ng mga pinaghalong mira at mga aloes kasunod ng pagpako sa kanya sa krus. At sa Sahih al-Bukhari Hadith, kasama sa paglalarawan ng paraiso ng messenger ng Allah, ang pagsusunog ng agarwood bilang insenso. Ang pandaigdigang merkado para sa agarwood ay tinatayang nagkakahalaga ng isang nakakagulat na 32 billion. Dahil sa Pilipinas, ito ay isang endangered species na kaya nasa ilalim ito ng proteksyon ng gobyerno. Sinabi ng Department of Environment and Natural Resources na labag sa batas ang pagbili, pagbebenta, pagkolekta o pagdadala ng anumang bahagi ng agarwood o lapnisan. Ito ay ilan sa mga dahilan kung bakit itinuturing na pinakamahal na puno ang agarwood sa buong mundo na mas mahal pa raw sa ginto. Ano ang masasabi nyo dito mga kahuan? Sadyang napakaraming nakatagong yaman ng ating bansa.